pwede niyong sagutin ito by making scene ba? Meron po. Kanino? Kami ni Derek, pero na-delete. Pero seryoso, merong kissing scene panoorin. Sobrang saya ng kissing scene. Wala pong joke yun. Balikbayan pag hindi nyo napanood yung kissing scene. Okay, thank you. Thank you, Cherry. Vice, pinalita ko lang po sa patrol nung nakaraan, yung pag-iingay ni Coco sa dinner, pinag-usapan daw ninyo yung tungkol sa mga pelikula na gagawin niyo for Film Fest at sinabi niya, bantayan mo or tutukan mo ang iyong pelikula. Ano exactly nangyari sa conversation? Kasi tinanong niya ako, sabi niya, kamusta pelikula mo? Sabi ko tapos na, maganda ba yan? Sabi ko, oh, maganda, may laban naman. Sabi ko gano'n, siguraduhin mo ah, sabi niya gano'n, siguraduhin mo maganda yung pelikula mo, kailangan magandang-maganda yung pelikula nating dalawa. Sabi niya gano'n, yung pelikula ko okay din, sabi niya gano'n. Sabi ko, di okay, maganda yung pelikula nating dalawa. Tapos sabi niya sa akin, alagaan mo tong Film Fest, sabi niya gano'n. Kasi parang, sa'yo na to eh. Sabi niya, gusto ko laging maganda yung pelikulang ilalabas mo, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, ako okay na akong sumusunod lang sa'yo na first runner-up mo lagi. Sabi niya gano'n, oh hindi naman, pero okay din na first runner-up. sabi niya, siguraduhin mo maganda yung movie mo. Tapos sabi niya, hindi ka ba nangangarat? Humihinga ka pa ba? Sabi ko, okay pa naman kasi ang gaang yung shooting namin. Sabi ko, ikaw nga ang gusto kong kamustahin, ikaw ba humihinga ka pa? Kasi nagdedirect ka ng probinsyano, nagdedirect ka ng pelikula mo, ikaw din producer, ikaw din artista, ikaw na lahat, tapos ikaw din manunood, di ba? Di ba ikaw rin catering? Sabi ko, nag-worry ako sa'yo lagi, baka kung ano mangyari sa'yo. At least ako sa pelikula namin, pakialamera lang ako, meron ako sariling director, pero pakialamera lang ako, isa lahat. Kaya ang saya lang nung nakita kami kasi hindi nawawala talaga yung love at concern namin sa isa't isa. Kasi nung nagsimula kami dito, ganun kami. Nung nagkaroon siya ng teleserye, ako yung tinawagan niya at nag-usap kami na sinabi niya magkaka-teleserye ako. Tapos sinabi ko sa kanya, alagaan mo yan kasi inaantay natin. Tapos nung nagkaroon ako ng showtime, siya rin yung una kong tinawagan na sinabi ko magkaka-showtime ako. Tapos nung napapanood niya ako sa showtime, hindi siya happy. Sabi niya, ayoko ng ganyan. Sabi niya, gusto ko, talk show. Sabi niya, pagdadasal ko na ikaw ang pumilit sa The Bus. Sabi ko, bakit sa The Bus? Bakit papalit? Sabi niya, gusto ko sa talk show. Kapang talk show ka talaga, sabi niya. Tapos nagkatotoo, nagkaroon ako ng gandang gabi, guys. Kaya magkasama kami talagang dalawa sa lahat ng mga ginagawa natin. Pero to set the record straight, right after Beauty and the Beastie, nagkatampuhan kayo nung naghiwalay kayo ng pelikula. Kailan pa yung Beauty and the Beastie? 2016. Huli yan ba yung huli natin movie? Yes. Oo, nagkatampuhan kami nung... Oo, yung, pero hindi dahil... Hindi right away. Okay. Hindi right after. Nagkatampuhan kami nung ano na. Nung gagawa na kami ng pelikula para sa susunod na ano. Okay. Na Film Fest. Oh. Parang yun lang. Pero very minimal. Oh. Actually, yung tampuhan na hindi kami... Paano ba yun? Hindi na kami nag-usap. Nag-artihan kaming dalawa. Mm-hmm. Yung may mga tampo ko sa kanya, tapos sinasabi ko lang sa mga common friends namin. Tapos siya rin, yung pinararating namin sa ibang tao, yung tampo namin. Tapos may nakita kami, wala. Kaya yung mga kaibigan namin, parang sila ulo tong dalawa. Nung nakita naman sila, okay naman sila, pero ang dami nilang chika sa ating dalawa. Uh-huh. Kanya-kanya kayong sumbungan. Sobrang kaming, gano'n na yung relationship namin ni Coco. Oh, no, kasi, kaya ako natanong yung Vice, before I pass the microphone to Star Studio for their next question. Kasi nagkaroon ng press ko ng Kulyon the other night, no? Doon naglabas ng sentiments si Isa Calzado about pitting her and their movie to, let's say, versus Jedi and Mindanao. So parang, imbis na gamitin doon yung salitang banggaan ng mga pelikula, ng mga artista for best actress, for the movie, eh bakit hindi nilang i-celebrate daw yung the fact that we are making movies for the Filipinos? Dimples and Vice, your thoughts on that, please. Thank you. Ako, totoo naman, I feel the same thing, di ba? Kasi, totoo namang magkakatapat yung pelikula namin, pero hindi naman kami magkakaaway. Pero kasi minsan din yung sa pamamaraan din ng pagpo-promote, at sa pamamaraan din ng pagbibigay ng suporta ng ibang tao, parang sila yung gumagawa ng sigalot, yung ganun. Kumaga kami ni Coco, may personal kami, nagkasamaan kami ng loob, personal. Pero hindi naman namin sinabi sa TV, hindi naman kami nagpapa-interview. Tapos, yung pelikula namin magkakatapat, pero hindi kami magkakaaway. Diba? Kahit naman hindi lang sa pelikula, kahit sa mga programa. Diba? Kunyari, Eat Bulaga.
hindi naman namin kaaway ang Eid Bulagay, hindi na naman kakaaway, di ba? Hindi kami magkakaaway, pero yung mga tao, feeling nila magkakaaway at magkakagaling kami. Na mas maganda talaga nagse-celebrate. Especially pag Pasko, we just have to celebrate. Set aside kung ano mang hindi maganda. We just have to celebrate pag Pasko na lang. Dimples? Actually, nakita ko yung video ni Iza. Si Iza kasi, ano siya talaga eh, kilala natin siya na meron siyang paninindigan bilang babae at lahat ng mga advocacies niya, alam natin lahat. So, coming from somebody like her, ang laking bagay nun, di ba? Kasi lahat kami, totoo yun, magkakaibigan kaming lahat eh. So, once we are all in a festival or kahit ano man yan ah, mapapiliko, we always wanna work with one another regardless of which group or which network. Kasi as artists, you always want to collaborate with different people. And this is because collaboration equals growth, di ba? So we just want to grow as people. And huwag natin kalimutan na Pasko tong festival na to. And Pasko is all about celebrating life and giving and sharing. Hindi, dapat walang puwang yung hatred, walang puwang yung hindi magaganda. Dapat, kaya ang ganda ng pagkakasabi actually ni Iza. Ano yan eh, calling out sa lahat. Diba na parang, sana huwag ganun, sana ganito na lang. And ang ganda, sarap panoorin kasi Paskong-Pasko yung pagkakasabi ni Iza. Paskong-Pasko. Thank you, Dimples.